Hello. So, kung first time mong bibili or nag-iisip bumili ng Klein Tools Lineman's Plier, itong video to ang para sa iyo. Okay? So, pag-usapan muna natin itong tatlong plier lang na hawak ko. Lahat sila is 213 series, meaning yung cutting blades nila is regular. Okay? So, for electrical wires only. Hindi pwede sa pako, hindi pwede sa black screw, etc. etc. Yung version mo ng pag-usapan natin. Sa mga old version, kung mapapansin nyo, yung plier head niya, ayan, plain lang. Sa mga new version, yung plier head, meron ng naka-etch na flag ng Amerika. So, para sa akin, mas maganda yung mga new versions ng plier versus sa old version ng plier. Kasi yung old, napaka plain and simple lang. Okay? So, ulitin ko lang. 213 series silang lahat. 213-9NE. Meaning, 9 inches length. So, pare-parehas ng haba yung mga yan. NE, New England yung head nila. Kaya yung plier head, magkakamuka ng hulma, magkakamuka, magkakasize. So, anong pinagkaiba nilang tatlo? Pinagkaiba nila is yung plier handle nila. Ito, D213-9NE, meaning regular plastic dip. HD213-9NE, HD meaning heavy duty plastic dip handle. Ito naman is J213-9NE. Ibig sabihin, journeyman series yung handle niya. Okay, so wag tayong malilito doon. Handles lang ang pinagkaiba nilang tatlo basta nasa 213-9NE model ka, okay? So, ulitin natin. D213 regular plastic dip handle, HD heavy duty plastic dip handle, J213 journeyman series handle. So, kung ikukumpara natin, itong pinaka-basic plier ni Klein, yung D213, ito rin ang pinakamura sa lahat. Okay? Next is itong HD, heavy duty handle. Pero kung ikukumpara natin, sa totoo lang, halos magkasingka pa lang naman sila. And same material lang din yung handle. Okay? Parehong plastic dip. Sinasabi lang na mas makapal ito, kaya mas heavy duty. Ayan. Pero in comparison, halos hindi rin masyadong visible yung angat sa kapal nito. Okay. Ang mas iba lang is ang itong journeyman handle. Journeyman handle, sabi nila mas comfort yung grip mo, pero depende rin kasi sa gumagamit eh, 'di ba? Parang ito more on hard plastic. Ito naman medyo parang rubber finish siya, pero plastic lang din 'to. Okay? So in terms of durability, kung anong mas tatagal yung handle nitong journeyman. Okay? Sa kanilang tatlo, pinaka budget friendly is itong base na D213. Next is itong HD213. At ang pinaka expensive sa kanilang tatlo is itong journeyman series handle. Okay? So, sana natulungan ko yung mga yan, may mga may balak bumili at nag-iisip bumili ng kanilang first Klein Tools Lineman Supplier. Okay. Mas maganda rin kung tatanungin nyo sa supplier nyo if yung makukuha nyong plier is yung may naka-etch ba na flag ng Amerika. Kasi kung wala, old version yan, di ba? So, meron din ako nitong new version. Ito. Yan o. Ito, parehong-pareho sila. Ito, walang naka-etch. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na ring naka-etch na flag ng Amerika sa bagong version ng D213-9NE. Okay, so, yun lang. Please like and subscribe.